Welcome back mga makeup kadas. So medyo matagal ako nawala, medyo naging busy ako ng 2 weeks, pero ito nagbabalik si Carla with another haul. Kasi last time na post ko yung ano ko, yung vlog ko na online shopping. Actually no 14 pa yun eh, pero na-up ko lang siya the other day kasi sobrang naging busy talaga ako with regards to my family. So ayun, I'm back with another haul for this July. Sobrang naging magastos nitong July na to, pero keri lang. Pakita ko sa inyo yung binili ko sa Manila. Nag Manila kami kahapon. Nag Greenbelt kami, Glorieta. Alam niyo na yung apat na mga na yun, SM, tsaka Landmark. Pero ang talagang inikutan ko talaga is yung Glorieta tsaka yung Greenbelt. So, ang nabili ko sa Greenbelt, let's start with Melissa. So, as you know, talaga mahilig ako sa heels. And Melissa is one of my favorite na pinagbibilan ng shoes aside from Alberto. Ayan. I got, ano tawag dito? I got the, ano pangalan nito? Melissa Mule Ads. In my opinion. So, ayan. Siya. Diba? Ay, matanggal. Ayan. May bag siya eh. May ano siya, dust bag. Cute siya, diba? Sobrang nakakaputi siya ng paa pag suot-suot mo siya. Gustong-gusto ko na ngayon yung ano eh. Yung parang slip-ons na lang kasi sobrang madali. Madali isuot. So, ayun. This is, I mean, size 8 na pala. Kasi meron akong ito, anong tawag doon? Yung parang gout ba yun? So, ayun, size 8 ako. Pero kung susukatin talaga, lalo na when it comes to rubber shoes talaga, susukat ko talaga size 7. Pero sa sandals, size 8 ako. So, up next, pagkatapos natin sa shoes, hindi ko na matandaan kung magkano to eh. Pero I think it was in 3 plus, parang ganun. Tapos, moving on. Ano gusto nyo makita? Yung makeup or yung dress? I think makeup muna. So, aside from, syempre, Anastasia, saka Mary Kay, and other brands, MAC is my choice kasi medyo mura siya compared to sa ibang luxury brands, pero it performs the same. Parang, kung iko-compare mo siya sa Makeup Forever, sa NARS, parang mga same level lang din yung performance nila. Pero mas cheaper si MAC. So, ayan, nag-hoard ako ng makeup. So, first, I got the MAC Prep and Prime Fix Plus. This is in Rose. Ayan. This is 1,250. Ano man, nagustuhan ko yung box niya. Kasi parang siyang may mga, hindi ko alam kung nakikita nyo. Parang siyang kumikinang na may mga glitters, pero hindi siya yung glitters na nasa iba ko. Parang siyang holographic. And sobrang bango niya, may rose talaga siya. Pero pare-sa-pares ang sa original na MAC Fix Plus. Ginagamit ko sa siya sa yung Deep Bro pomade ko. Kasi medyo pag tumitigas na, yun ito yung ginagamit ko. Tapos, pinang-spray ko siya para mga natural yung makeup natin. And pag-powdery yung eyeshadow. So, ito na. Ito talaga yung major haul ko talaga. Medyo sinara ni ate. I bought this in Rustans sa Glorieta. Ayaw niya ito bukas. Sobrang sarado. Yung sarado siya. May seal pa siya. Ayan. Tinago ko ito sa husband. Alam niya, nagpunta ako ng ano, ng MAC. Pero, he doesn't know na I bought this much. Kasi magagalit sa akin. Yung nakakatuwa yun naman sa logo. Kulay red. Parang hindi siya yung usual na plastic. Ah, okay. So, ito green. Ito red. Ayan. So, first, I re-bought the Studio Fix Powder Plus Foundation. This is in NC20. I have this one na, pero kasi medyo paubos na. This is in 1,900. That's
meron na siyang kasama sponge, pero hindi ko ginagamit yung sponge niya kasi parang ang nipis-nipis niya, hindi ako nasasyahan. So, gumagamit ako ng brush para even out yung application. And then, up next, I have the Velox Brow Liner. Ayun. And this is in 1,400 pesos. Ano shade to? Ayun, taupe. It's in taupe. Wala talaga akong balak bumili ng brow liner kasi I just purchased online yung Deep Brow Pomade in medium brown sa Anastasia, pero wala pa siya dito sa Philippines. I think darating siya on Monday. Kung hindi nitong Saturday, baka Monday na dumating. Kasi ayun, FedEx, so medyo mabilis-bilis ng konti. Ayun. I ordered my Anastasia last week. Ayun, hopefully dumating siya next week para may haul ko din siya. So ayun, na i-talk through ako ni ate na parang ito madali to gamitin compared dun sa ano, compared dun sa Deep Brow, lalo na pag nagmamadali ka, na hindi mo na kailangan maglabas ng masyadong maraming gamit. So ito siya. Meron na rin siyang, anong tawag dito, yung parang brush, spoolie, may spoolie na siya. Tapos, ayaw niya magpapumas. Ayan. Pencil siya. So, ayun. Mas madali siyang gamitin. Compared sa, ayun nga, sa Deep Brow. Ayaw niya lang sumodel. Ayan. And then, I have lip pencil from MAC also. This is in Ruby Woo. You'll know why later. This is in 1,050 pesos. Actually, ka-price na siya ng isang lipstick talaga. Pero kaya ako 'to binili kasi medyo pag nagli-lipstick ako, makikita mo talaga dagdag ako ng dagdag kasi lagi meron lagpas. So, ito yung sagot dun sa palagi kong mistakes, yung lagpas-lagpas. So, ito, ilalagay ko na siya dun sa outline. Tapos, yung bubibu. Yung talaga yung dun sa pang lahat. Whatever. Pero, pakita ko na lang kung paano kong ginagawa. Ang hirap i-explain eh. Pero, pakita ko na lang kung paano kong ginagawa next vlog. And then, of course, kaya nga ako bumili ng lip pencil. Kasi I bought the Ruby Woo. Yung Retro Matte Lipstick from MAC. This is, parang, sabi nila matte. Pero, parang hindi naman siya sobrang matte. Ayun, parang ano lang siya. Parang siyang satin. Parang na siya describe. Hindi siya sobrang dry. Katulad ng ibang matte na na-feature ko dati, mga lipsticks na matte, hindi siya sobrang parang nagkakarak. Ito parang moisturized pa rin yung lips mo. So, this is 1,100 pesos. Ruby Woo. Bullet lipstick siya. May gusto akong lipstick from MAC. Yun yung parang liquid lip siya. Tapos, meron siya parang vinyl sa ibabaw. Sobrang tagal niya matanggal. Hindi ko siya nakita dun sa roostans or hindi ko lang siya nahanap na maayos kasi nag-focus ako dito sa mga lipsticks. Ayan. Sobrang red niya. Actually, I don't like this shade talaga. Mas nag-opt for ako dun sa mga parang nudes, yung brownish colors. Kasi parang yun, mas madali isuot palagi. Parang kahit sa ang damit, pwede mo siyang eterno. Kahit sa ang eye look, pwede mo siyang eterno. Pero ito, may certain eye looks lang siyang binabagayan. So, ito, kaya ko siya napili dahil kay Marlon, sa husband ko. Gustong-gusto niya yung something different. Sabi niya yung pop out. Kasi sabi niya, nung nakita niya yung tinry ko yung ibang color, sabi niya sa akin, parang wala naman nagbago. Parang ganyan naman na yung lips mo. Sabi niya sa akin, ganun. Parang hindi ka naman nag-lipstick. So, okay, sige, anong gusto mong kulay? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, pili ka ng iba dyan. Sabi ko, may red na ako. I have the MAC Chili. Sabi ko gano'n. Sabi niya, pili ka ng iba. Tapos sabi ko, itong Ruby Woo, sobrang sikat nito. Sabi ko, sinusot to ni Maine. Ay, sabi niya sa akin, nung narinig yung sinabi ko si Maine Mendoza, favorite niya yung Ruby Woo. Sabi ko, yun na talaga yung gusto mo dahil narinig mo ng Maine Mendoza. Sabi niya, hindi, bilhin mo na yan kasi sinusot ni Maine niya. Maganda ka pa kasi maganda si Maine. Sabi ko gano'n. Naisip mo lang si Maine kaya ako bumanda. Sabi ko gano'n. Pero hindi. I think marami din naman siyang babagayin na clothes. And I think every girl has to have that perfect red lipstick. So, binili ko siya. And then also, ito yung sneak in ko lang to. I wasn't planning to buy this.
pero kasi 'di ba parang favorite ko nga talaga kasi yung parang medyo nude skin tone. So, I didn't stop myself. I bought the twig. It's 824 twig satin lipstick kasi sobrang dry na lips ko. So, I always have to wear yung lip balm bago ako magano. So, I think mas preferred ko talaga yung mga satin or cream over the mattes kasi para hindi masyado na-exaggerate yung pagiging dry na lips ko. So, ayan yung color niya. Hindi siya ganun ka brown, hindi rin siya ganun ka red or pink. Parang pinagsama-sama na siya ng color. Pero ayun, pwede siyang for everyday, lalo na pag nagsisimba. Ayun. Para hindi naman masyadong shocking color. Ayoko naman pag nagsisimba ako, ago attention yung lips ko with the ruby. Ayun. So, all in all, I think I spent 8,000 on MAC. Sabi ko nga, kung may loyalty, ano lang yung MAC. So, sobra. Ang dami ko ng MAC sa closet. So, up next is MINISO. Alam niyo na siguro by now kung ano yung binibili ko sa MINISO. I don't buy anything from MINISO aside from lashes. Kasi favorite ko talaga yung lashes nila. Lalo na yung 4D nila na lashes. Nung nagpunta ako dun sa MINISO Glorieta. Wala akong nakitang 4D. Nakita ko lang is puro 3. But the good thing is, I bought the natural leg. Yun yung wala doon sa ibang MINISO na napuntahan ko. Kaya nag-e-end up ako sa corner lengthening, which is ito. Nagmumukha ako lalong chinita dito. I bought the natural length in 3D. Kasi tingin ko ito na yung pinakamalapit doon sa 4D na lashes na binibili ko talaga. So I bought 3 of them. I don't know how much it is. Parang, naalala ko parang ano siya. I'm not sure if it's 120 or 129 pesos. For 2, parang 6. Sobrang nag-hoard ako kasi, di ba pagkaano, ayaw mo naman yung pagkaano, no? Ulitin mo pa yung pagka na nagkakahiwa-hiwalay na yung, ano, yung lashes nito. Ulit-ulitin mo pa. So, pagka nakita kong ganun, palit na kagad ako. Ayun, pag may mini-makeup pa rin ako. Tapos, I also bought this one. I'm not sure if mag-workout to. Kasi dati bumibili ako sa iba. Ngayon ko lang siya binili dun sa MINISO. It's a screen cleaning kit. Kasi, di ba, parang humid yung weather ngayon. Yun, so I think kailangan ko siya sa camera ko. Kailangan ko siya sa phone ko, sa laptop ko. Ayun, so I bought it. Also, for my eyeglasses. Kasi madalas nagpo-fog yung glasses ko kapag ka galing ako sa aircon, tapos bababa ako sa sasakyan, magpo-fog up yung eyeglasses ko. Hindi niyo ako nakikita nagka-eyeglasses dito kasi magre-reflect yung ilaw. But then, ayun, nagka-eyeglasses ako from time to time kasi alam ko talaga naman ako. So, for my final haul, I'll be showing you my dress haul again from Plains and Prince. Sobrang favorite ko talaga yung Plains and Prince. Okay naman sa akin yung mga For Me, Forever 21, H&M, Guess. Pero, mas style ko kasi yung mga ano eh, Plains and Prince na dress. Very classy, very girly. Yun talaga yung ano ko. Yun talaga yung style ko. So, I think Plains and Prince nailed it. So, I bought a couple of stuff. It came in through the mail. Yun ba talaga? Pero ayun, yung iba dito, binili ko talaga. Ayun, so opening it up. Barbie pa yung ano niya. Meron ako dito, mas malaking ganitong box. Kasi binanan ako dati ng husband ko. Yun nga yung sa Barbie na dress that I was talking about last haul ko. Yung favorite ko nga yung isa na bili kong Barbie. I think nakikita nyo na yun sa Instagram ko. Yung parang ano siya, gray siya, tapos may mga lipstick siya dyan sa gilid, dress siya, tapos ganun, ewan ko, paano siya explain, pero yun. First, ayan, so, ayan, upon, ano, see the list, ayan, may note dito, parang, nakalagay dito is, Dear Khristina Carla Camacho, wow, thank you for shopping at Plains and Prince, I hope you love this outfit as much as I do, love and kisses from Anchor Kiss. Handwritten siya, but I don't think
si Anne Curtis mismo nagsulat nito. I think yung mga staff ng Prince and Prince to. So, moving forward, ayan, this is the first dress. Ayan. Ay, hindi ko alam kung kasama siya sa new collection, pero, ayan, siya, nasa Peru collection yata siya. Yata, hindi ako sure ah. This is 1,598. Miracle siya. Actually, I chose this kasi pwede ko siyang pang simba. Kasi bawal yung sleeveless sa amin sa simbahan. So, ayan. I chose the one with ruffles para parang may sleeves ka na rin. Ayan. I'm in size medium. And then, ito matagal ko nang gusto to. Ngayon ko na nabili. Kasi last sale, tinago nila ito. Tapos, nung binibili ko na, wala na yung size ko. So, I opt for shopping it sa ibang stores. Ayan. This is 1,998 pesos. Ayan. Gusto ko siya dahil dito. Hindi siya masyadong revealing. Tapos sobrang cute lang niya. Ayan. Tapos, again, may ruffles siyang ganyan. So, pwede ko siyang sotin sa church. Ayan. And then, next. Ito talaga siya. Kaya siya naka-box ng Barbie. It's because of this. Alam niyo, sobrang sold out to kahit sa ang store. Kasi ito yung unang-unang na sold out sa lahat ng Barbie collection. I did not get the chance to purchase this. So, ayan, nung nakakita ako, I bought it immediately. Wala nang isip-isip kahit hal siya. Ayan, ang gusto ko siya sa kanya sa likod doon, para siyang mesh. And medyo nakakita yung likod. So, hindi siya malinis. So, ayan. Tapos, ayan. Isha. Barbie. And this is in 2,598 pesos. Sobrang ayos ng quality niya. Sobrang ganda ng ano niya, tela niya. Sobrang sexy niya. I think ito yung sinuot ni Ann Curtis nung nilaunch yung Barbie collaboration nila with Prince and Prince. And then, last but not the least, I got this summer dress. Ayan. Medyo mahaba siya. Bilugdani ko siya. This is 1,998 pesos. Gustong-gusto ko siya kasi nakita ko siyang suot ni Janina Chan. Pinartner niya to sa white sneaker, so I think gagayahin ko siya. Ayun, so far, ayan, I think I spent like almost 9,000 for the dress. Ayun, I did not shop that much kasi medyo expensive na yung iba. So, ayun, that's it for my shopping haul this July. Hopefully, it's not the end, but ayun. May darating pa kasi I've ordered something from Anastasia and something from Jeffree Star Cosmetics. Pero hindi pa sila dumadating kasi galing silang US, so medyo matatagalan. I think isasama ko na lang siya sa August haul ko. Darating din yung BH Cosmetics haul ko na new brushes. Nag-sale kasi sila ulit. I know I've vlogged previously, yung pink brushes, parang 14 pieces brush with angled brush holder. Alam ko, binlog ko na siya, pero I bought another set. Like I've told you, mag-sale siya ulit. So, nag-sale siya, bumili na naman ako. So, this time, yung binili ko is maramihan na. I bought that's my Ray Ray brush set, and that's my Ray Ray yung palette niya, yung may face palette na may isang eye palette. So, yun, iyaano ko siya for giveaway. So, abangan niyo yung vlog ko na yun. Darating din yun. Probably, second week of August, if not third week siguro, may vlog ko na yung giveaway natin. Sobrang masaya ako i-part yung blessings na meron ako. So, ayun, I've been doing another giveaway sa August. So, ayun. Hopefully, maging successful yung current and running giveaway ko ngayon with Maybelline Superstay, yung matte ink lipstick, tsaka yung foundation. Pag naging successful siya, lalakihan ko palalo yung giveaway natin for August. So, para dumami yung family natin, invite pa kayo. Hindi siya pyramiding, pero para masaya lang. Kasi maraming sasali, maraming chance na mananalo ka. So, ayun. That's about it for my July haul. I hope you enjoyed it as much as I love shopping. And, ayun.
Thank you for watching. Don't forget to comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa aking vlog. Hopefully next week makapag-vlog ako about yun nga yung sa application ng lipstick using lip liner and lipstick. Tapos ayun lang. Don't forget to hit that like button. Subscribe to my channel para sa marami pang kakikayan. So, thank you for watching ulit. Bye! And when I said I spent almost 20,000 on shopping, and I'm not even kidding, ito yung receipts. From MINISO, I spent around 635 pesos. Fix Plus is 1,250 and then 6,600 on Rustan's MAC. And then sa Melissa, I spent 3,250 and then for the Plains and Prints, I spent 8,192. So that's all in all, almost 20,000 pesos, parang ganun.